Isinumite na nina House Justice Committee Chair Reynaldo Umali at House Rules Committee Chair Rodolfo Fariñas ang show cause order para kay Senador Laila De Lima. Sa loob ng 72 oras ay dapat umanong ipaliwanag ni De Lima kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt dahil sa isa niyang text message. Sinabihan kasi umano ni De Lima si Ronnie Dayan sa text na ipinadaan sa anak nito na huwag dumalo sa pagdinig ng kamera tungkol sa ilegal na droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa siya. We just want her to explain. So her explanation, even to her lawyer, will probably suffice. Pero walang balak si De Lima na sagutin ang show cause order. I'm not honoring any process or notice from the House Committee because I am not recognizing the jurisdiction of that House Committee over me. Bukod sa show cause order, may iba pang opsyon ng kamera laban kay De Lima, ang pagsasampa ng reklamo sa Korte Suprema at sa Regional Trial Court, pati na ang pagsusumite ng ethics complaint sa Senado. Lumabas na ang ethics complaint ang pinag-usapan ng liderato ng kamera at Senado para maiwasan ang posibleng pagbabanggaan. Nag-meeting ang mga senador at kongresista para pag-usapan ang mga priority bills, pati na rin ang posibleng pag-aresto kay De Lima na napagkasunduang iiwasan nilang gawin. Balang yung Senate to impose sanctions, but we will ask that they impose disciplinary action on their member. Pinangungunahan ni Senador Tito Soto ang Ethics Committee sa Senado na hahantungan ang ethics complaint ng Kamara. May hawak na ring reklamo tungkol sa ilegal na droga ang Ethics Committee mula sa isang Abelardo de Jesus. Good thing that I have already scheduled a meeting or a hearing on the Committee on Ethics on Tuesday because we were in receipt the other day of a secondary complaint. Yun na nga dapat sana ang tamang proseso siguro. Na dapat ipadaan nila sa within the processes also of the Senate. Kasi ang Senate ang may saklaw sa akin bilang isang miyembro ng Senado. And then I will act accordingly. Nauungkat man ang personal niyang buhay noon kasama si Dayan, tiniyak ni De Lima na hindi siya tutulad sa ginawang pagsasapubliko ni Dayan ng kanilang relasyon. Hindi po ako yung klaseng tao na sisiraan ko ang isang tao na naging bahagi ng buhay ko. Sa tansya ni De Lima at ng kanyang mga abogado, umaabot na sa 9 na kaso ang kinakaharap ng kanilang legal team. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.